Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of his spirit. Washed in his blood, perfect submission, all is addressed. I and my Savior, so happy and blessed, watching and filled with his goodness, lost in his love. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. Watching and waiting, looking above, filled with his goodness, lost in his love. Let us sing to the Lord. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my praise you, my Savior, all the day long. This is our story, Lord, the story of our life. And we thank you, Lord God, for a new season, Lord God. New season in our lives, Lord. Ito lang talaga ang istorya ng aming buhay, Panginoon. Pagbalibalik ta rin man ang mga pangyayari, O Diyos, napakarami mang nangyari. Maganda, di gaanong maganda, malungkot o masaya. Ito lang po ang kwento ng aming buhay. Na Lord, kami ay magpupuri sa iyo, ano man ang aming kalagayan. And we thank you, Lord God, for giving us a chance to know you, to worship you, to serve you all the days of our lives. Hanggang sa isang araw, Lord, dumating ka at sunduin mo kami upang sa piling mo, Panginoon, kami ay manahan. We thank you for this day. We thank you for your message. We give you praise. We give you thanks. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. Mas malakas pa po. Thank you, Lord. We just thank you. Mga kapatid, ano kaya ang gusto mong sabihin ng Lord sa atin after the resurrection? Last week, natandaan ba natin yung message ng Lord? Ang sabi, there is power, di pa po, the power of resurrection. We live in the power, we live in the resurrection power. Sabi doon, di ba, ano yung tantandaan natin, number one, we believe. We believe
paniniwalaan mo na may kapangyarihan yung pagkabuhay na muli. And then, after believing, we speak. We always speak, no? And we ask for forgiveness sa Lord kung nakakapagsalita pa rin tayo na hindi tayo ayon dun sa resurrection power. And then, after speaking, we act on it. Hindi puro salita. Gagawin din natin. May susunod pa ba? Wala na, no? Tatlo lang. We believe, we speak, and we act. Now, ano na? After the resurrection, ano na ang nangyari, mga kapatid? Sa Acts 1:3-14, kung nababasa ninyo ang ating devotion, kinuwento dyan ano ang nangyari nung nabuhay na muli ang Panginoon. Hindi siya agad-agad pumunta sa langit. Siya ay nanatili sa lupa. Ano po? Sabi nga, 40 days daw yung nabanggit sa Bible patungkol kay Jesus. Yung unang 40 days, he was tempted in the wilderness. And the next 40 days, he spent bago siya mag-ascend sa heaven. So ano nangyari? Jesus appeared. Mga kapatid, sabi sa Acts 1:3, he showed himself alive. Nagtatanungan nga kami ni Pastor, ano bang itsura ni Jesus kaya? No, nagpakita siya kay Mary. Nagpakita siya kailan? Tao ba siya? O yung spirito? Tao eh. Diba? Tao siya eh. Pinakita niya pa nga yung kamay niya, diba? Na may butas. He showed himself alive. After his passion, after napatayin siya, ipako sa cross, ilibing, nagpakita siyang buhay. Maraming proof. Ito ang kamay ko, tignan mo, ito yung aking paa, may butas pa din. Being seen of them 40 days, 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. So kaya pag may namamatay, 40 days daw yung kaluluwa pag-alagala. Hindi to siguro kinuha yun, pero hindi po ganoon ang nangyari kay Jesus. Hindi siya kaluluwang pag-alagala. Tao pa rin po siya, alive. Alive, kumakain siya, di ba? Kumain pa siya eh. Nagpakita siya kay Mary dun sa tomb, sa Matthew. Nagpakita siya sa mga disciples. Nung una, wala si Thomas. Nung pangalawa, kasama na si Thomas. Kaya nga sabi ni Thomas, di ba, hindi totoo yan. Sabi, tas nagpakita siya ulit. Tignan mo, ako ito, Thomas. Ako ito. Ako ang Panginoong Jesus. Sabi sa John 24. Tapos dun sa sea, naalala niya yung kwento, yung mangingisda sila, di ba? Mangingisda sila, tapos wala silang makuha. Nandun si Jesus, yun eh, the 40 days. Sabi niya kay Pedro, dun sa kabila. Ito lang, di ba? Ito lang. Walang makuha, sabi ni Jesus. Ito sa kaliwa. Kung kayo si Pedro, di ba? Anong kaibahan nandito? Di isa lang yon. But Peter obeyed, di ba? Sumunod lang siya. At anong nangyari? Ang dami-daming ang isda, 'di ba? So nag-create, nag-miracle pa ang Lord talaga nung nandito siya nung 40 days. Tapos afternoon, kakain tayo, mag-almusal tayo, nagluto pa siya. Saan kaya kumuha ng isda, tinapay ang Panginoon doon? Pagdating nila sa meron na nagluluto na si Lord. Grabe 'to. Tapos pinaalala ng Lord yung fish, yung miracle of the fish and the bread. And then kinausap niya si Pedro. The reinstatement of Peter. 3 times dinenay ni Pedro ang Panginoon and 3 times sinabi rin ng Lord, Peter, do you love me? Yes, Lord, I do. Peter, do you love me? Opo, Panginoon. Peter, do you love me? Si Lord naman. Naniniwala ka naman. Kita mo naman ng pangatlo talaga si Pedro talaga. Minsan tayo, si Pedro rin tayo. So, ang dami-daming ginawa ng Lord nung 40 days. Actually, itong mga sasabihin ko sa inyo, just a glimpse, pero napakarami niya pang ginawa nung 40 days niya na nagstay pa siya sa lupa. At yung isa pa, yung walking with the two, the road to Emmaus, di ba? Nag-uusap yung dalawang disciple, discussing si Jesus, lumapit sa kanila, tapos hindi nila nakilala. He appeared to Cleopas and to the other man as they walked on the road to Emmaus. So, ang dami-daming ginawang appearance ng Lord nung kanyang 40 days. Ano po ang purpose? Bakit siya nagstay pa for 40 days? At alam niya na may doubt at may takot sa puso nung mga naiwan niya. Yung 7 last word on the cross, hindi sapat.
hindi naibsan kasi natatakot pa rin sila eh. Takot na takot nga. So nandun pa siya to continue to remove the doubts and the fear. Si Maria, di ba? Nagsabi siya eh, di ba? Nagsabi siya, nababangon ako umuli eh. Pero they doubted. And they feared. So, kaya he has to stay para mawala yung doubt and fear. And then to reinstate. Para si Pedro, maibalik muli. Kasi alam niyo mga kapatid, minsan pag tayo nagkakasala, akala natin di na tayo makakabalik ulit. Ano? Hiyang-hiya na tayo. Ganun ang nangyari kay Pedro. Sadly, si Judas, nagsisi din siya eh. Kaso lang sobrang sisi ni Judas, nagpakamatay siya. Huwag nawa mangyayari sa atin yon. Na si Lord, kayang-kaya tayong patawarin ganun mang kalaki ang ating kasalanan. And then he gave instruction. Bago siya umalis, di ba? He gave the great commission. Sabi niya, di ba, go, make disciples of all men. And then he comforted yung mga taong nandun hanggang sa kahulihan sandali. Sabi niya, I am with you always. So ito yung purpose why he stayed for 40 more days here on earth. He erased doubts. He gave them direction. Mga kapatid, ito din yung gusto kong sabihin ng Lord sa atin ngayon. He will erase all your doubt and He will give you direction because you are here, because you are listening to Him. Alam ng Lord ang doubt na mayroon tayo sa puso natin. At sabi niya, anak, pakinggan mo lang ako. Aalisin ko yung pag-aalinlangan mo. Sundin mo lang ako and I'll give you direction. Alam niyo mga kapatid, He hears our cries. Naririnig niya ang bawat iyak. And He is ready to heal our hearts today. Kayang-kayang gamutin ng Lord ang ating mga puso ngayon sa umagang ito. He will redeem our mistakes, kagaya ng ginawa niya kay Pedro, mga kapatid. He restored Peter. Tatlong beses, di ba? Mahal mo ba ako, Pedro? At ang sabi ni Pedro, opo, anong sabi niya kay Pedro? Alagaan mo. Alagaan mo. Care for my flock. Care for my sheep. Na kung nagbabasa kayo ng Acts, ganun ang ginawa ni Pedro. Ganun ang ginawa ni Pedro. Alam niyo, Peter failed big time. Big time. But it didn't change his identity in Christ. Hindi nagbago kung sino siya. So it really doesn't matter if we fail. Ang mahalaga, bumabangon tayo. Di mahalagang nadadapa. Kasi minsan yun yung nagiging dahilan ba tayo lumalayo. Lagi naman akong ganito, paulit-ulit na lang. But the Lord is telling us today, Peter failed. Si Pedro man. Nasa core si Pedro eh. He failed. Pero yung sino siya kay Kristo, hindi nagbago. It ikaw din yan, kapatid. Kung sino ka, kung anong tingin sa'yo ng Lord, hindi kailanman magbabago yon. Hindi siyang lumalayo eh. Tayo kasi ang lumalayo. So if you fail, this is a day to stand up again. And we can trust that God's power is made perfect in our weaknesses. Kung gano'ng kakahina sa tingin mo, manampalataya ka. Na doon lalong lumalakas yung kapangyarihan ng Diyos sa'yo. He knows our weakness. He knows our frailties. But we just have to trust Him. Alam niya, sa mga panahon na ayaw mo magsalita, pero deep inside na meron ka talagang dinadamdam, alam ng Lord na minsan ayaw mo naman, no? Minsan may feeling na hindi mo maialis-alis. Alam ng Lord, ayoko nito. Ayoko magkasala sa'yo, pero nararamdaman ko. Alam ng Lord yun. And just trust Him. Lord, I'll just trust you. I'll just keep still. Just help me, Lord, to be still and to trust you. Because your power is perfect in my weaknesses. Hallelujah.
Mga kapatid, sa Acts 1:9-11, eto na. Papanik na ang Panginoon sa langit. 40 days he stayed. And then one day, sabi niya, sa 9-11, when Jesus had said this, dami niya na nasabi. Nasabi niya na yung Great Commission. And while they were looking at him, just imagine, no? Ito si Jesus, may huling tagubilin pa. Hindi natapos yung tagubilin niya dun sa cross eh. May tagubilin pa siya eh. Tapos titig na titig sila kay Jesus. Tapos unti-unti, Jesus is being taken up. A cloud carried him away. Sakay ng ulap. Dahan-dahan. So that they could not see him. Hindi na nila nakita. Unti-unting umalis na si Jesus. Verse 10. Nakatingin pa sila sa langit. Still looking up to heaven, watching him go. Eto, may dalawa na namang anghel. Two men dressed in white stood beside them. Naalala niyo yung sa tomb na hinahanap ni Mary si Jesus? Dalawa rin yun ang anghel na nandoon. Sabi niya, sinong hinahanap mo, Maria? So eto rin, may dalawang anghel na nagsabi sa kanila, "You men of the country of Galilee, kayo, bakit kayo nakatayo at nakatingin pa ng langit? This same Jesus, si Jesus na kinuha sa inyo, taken from you into heaven, babalik, will return in the same way. Will return in the same way you saw him go up into heaven." Kung paano siyang pumanik, sakay ng ulap, ganun din siya bababa. Will return the same way. Hallelujah. Watching and waiting. Watching and waiting. So, abang-abang tayo sa ulap, mga kapatid, ha? Abang-abang tayo sa ulap. Because one day, Jesus will return the same way he was taken up to heaven. So, bakit siya ba talaga nag-ascend si Jesus? Anong pangako niya? Sabi, to make preparations. Ano ba iahanda ni Lord? Ano ba yung sinabi niya sa atin? Diba sabi niya, in my Father's house, there are many mansions. Kung hindi to totoo, hindi ko sasabihin sa'yo, I will go and prepare a place for you. Pakagandang pangako, ano? Naging ano namin to ni Pastor dati eh. Hindi bali ng barong-barong lang ang bahay namin dito sa mundo. Kasi alam namin pinaghahanda ng Lord ang tahan, ang mansyon namin sa langit. It's a promise. Pangako yun eh. Sabi niya, if I go and prepare a place for you, mga kapatid, I will come again. Babalik ako ulit and receive you to myself. And where I am, there you will be also. Napakagandang pangako, ano? Alis mo na ako sandali ah. Magre-ready ako ng bahay natin doon. Tapos babalik ako uli, kukunin kita. Kukunin kita para kung nasaan ako, nandun ka na rin. Diba ito lang yung pinakamaganda? Diba ito lang yung dahilan ba tayo nabubuhay? Parang ang dami-dami natin naging dahilan ba tayo nabubuhay, no? Pero ito lang pala yun. Naintayin natin siyang bumalik at ipagsama tayo. Ipagsama tayo. Parang ang dami-dami natin iniisip. Parang ang dami-daming kailangang gawin. Ang dami-daming kailangang pakialaman. Pero pag ito na, parang ikaw na lang at ang Panginoon, bahala na, Lord. Panginoon, take me with you. It's a promise. I will come again. And I will receive you to myself. Tapos ano pang sabi sa John 16? Aalis ako. Truly, I tell you, sa kabutihan mo, it is for your good that I'm going away. Kasi, kung hindi ako aalis, hindi mo matatanggap o hindi bababa yung advocate. Sino yung advocate, mga kapatid? The Holy Spirit. Kung hindi ako aalis, hindi bababa ang banal na Espiritu. Kasi, if I go,
papadala ko siya sa iyo, ang banal na Espiritu. He promised. Pangako niya na pag-alis niya, hindi niya tayo iiwang nag-iisa, di ba? Kung mag-alala, hindi ako lubusang umalis, kasama mo ako. Kasama mo ako. The Lord ascended so that we might have the presence and the power of the Holy Spirit indwelling in us. Noon nandito si Jesus, hindi siya pwedeng all at the same time nandoon. Kung nasa Galilee siya, nagsa Galilee lang siya. Hindi siya pwedeng nandun sa Nazareth o kung nasaan. Kasi tao siya eh. Itong kagandahan ngayon, si ang banal na Espiritu, kahit saan, nandun na siya. And that is the Holy Spirit of Jesus. I will not leave you as orphans. Di ko kayo iiwan. I'm always with you. I'm always. Hindi lang siya naka-video call. Na tayo, pag ang mga asawa nasa abroad, may video call naman eh. Si Lord talagang nandito. In our hearts. Hallelujah. And sabi sa Hebrews, mga kapatid, yung priests noong araw, they work each day. Kung napagbasa kayo ng Leviticus, di ba? Ngayon, nakikita ko na eh. Nasa devotion, bakit hindi pwedeng pumasok yung bulag at yung binge? Sinabi pala, bawal. Sabi sa Leviticus, bawal ang may depekto na pumasok kahit anak pa siya ng priest. Sinabi pala yun sa law ni Moses. Tapos si Jesus, no, pinapasok niya. Pinapasok niya yung sa batas na hindi dapat. Pinapasok niya at pinagaling niya. Nung naglinis siya ng templo, kasi dumi-dumi na ng templo. Alam niyo yung mga priests nung araw, they work each day eh. They keep on offering sacrifice. Alay sila ng alay. Yung mga napasok doon sa templo, papatayin nila yun, tapos iaalay nila. Pero hindi nawala-wala yung kasalanan. Araw-araw na lang, pagod na siguro yung mga priests, kapapatay katit, kaano ng dugo ng mga animals na yon. Pero yung kasalanan ng tao, hindi nawala. But Christ offered himself as a sacrifice. Si Jesus na yun, alam nyo, nung binabasa ko to, nung sa ano, nabi ko, Lord, grabe ka. Lord, grabe ka. Ikaw na talaga. Christ offered himself as that sacrifice that is good forever. Hindi na tayo muling papatay pa ng hayop. At ngayon, nakaupo na siya at the right side of God, sitting at God's right side. The perfect sacrifice, nakaupo pa doon. And by His one sacrifice, He has forever set free from sin the people He brings to God. He is our high priest. Ang high priest na nagbigay ng kanyang buhay para sa ating lahat. At sabi, Jesus lives forever to intercede with God on our behalf. Wala na siyang ginawa araw-araw kundi ipanalangin tayo sa tabi ng Diyos Ama. Sabi ni ate Ninya kanina, mas magandang manalangin para sa iba. Yun ang ginagawa ni Jesus sa atin. What is your role, ate Ninya? You are an intercessor. You pray for others. And it gives you joy. Para bang si Moses, no? Hindi nga siya nakapasok sa lupang pangako eh. Pero he prays for the Israelites. So iganon ka din, ate Ninya. Tatayuan mo yung pagkatawag sa'yo. You are called to intercede with God on the behalf of other people. And that is what Jesus is doing for us today. Nakaupo siya sa tabi ng tatay. Intercede ng intercede sa ating lahat. Interceding on our behalf. There is only one who serves now as our priest. Siya ang ating high priest. And that is the ascended Lord Jesus Christ. Binubo niya ang kanyang dugo, binuhos, namatay, so that our sins will be taken away. Linisin tayo sa ating kasalanan. And He is forever interceding with God on our behalf.
Sabi sa Acts 10:11. Nung papunta na siya, 'di ba dalawang angel nagsabi, "Men of Galilee, bakit ba kayo nakatayo? Bakit ba kayo nakatingin? Jesus taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven." Mga kapatid, ito yung gusto nang sabihin ng Lord sa atin sa umagang ito. He is coming again. Pumanik siya doon to pray for us, to prepare a house for us, and to send us the Holy Spirit. But He is coming again. Babalik siya as our King. Sakay ng ulap. And then are we looking forward to seeing Him again? Sa totoo lang, nung inaaral ko nga ito, oo nga Lord, no? Oo nga Lord. Talaga bang ganun ako ka-excited na makita ka muli? Yung mga asawang nagtrabaho abroad, gaano kayo ka-excited na makita muli yung mga asawa nyo? Kahit araw-araw nyo naka-video call, gustong-gusto nyo pa rin sila makita ulit. Si Lord ba? Ganun talaga? Gustong-gusto ba natin siya makita ulit? It's one thing to live a life that says to the world, "My Savior lives." Iba pala yun, buhay ang Diyos ko. Iba pala yun. Iba pala to live a life that seems to shout, "My Lord and my King is coming back very soon." Ganun ba tayo nabubuhay? Nabubuhay ba tayong sinasabi natin, "Buhay ang aking Diyos"? Pinapakita mo ba sa mundo by your testimony na buhay si Jesus sa'yo? But this time, gusto ng Lord, yung buhay mo is a living testimony na babalik siya ulit. Yung wala kang bukang bibig, kundi babalik ulit ang aking Panginoon. And that is how we are to live. Mabubuhay tayo hoping or expecting na mukhang maya-maya, eto na siya. We will be careful with our thoughts, with our words, with our actions. Dadating na siya ulit. Ganun ba tayo talaga kapaniwala? O mamamatay naman na siguro ako bago dumating ang Lord. Eh kahit na mamatay tayo, bubuhayin tayo ulit eh. At makikita natin siyang bumabalik. I don't know. Ang hirap ipaliwanag ng bandang dulong yon ng scripture. Na pag namatay ba tayo, saan ba talaga tayo pupunta? Bakit bubuhayin pa tayo muli? Basta alam natin, babalik uli ang Panginoong Jesus. At yun ang dapat na testimony natin. Na kailangan makita sa'yo na pinapatotoo mo, na niniwala ka na anytime babalik na ang Panginoong Jesus. Kaya siguro, Lord, linisin mong utak ko, Lord. Dami-dami pang alikabo. Ang dumi-dumi pa. O pag may darating sa bahay mo na bisita, di ba kailangan malinis? Sabihin kaya ng principal mo na lang ng school, didalaw ako sa inyo. Maglilinis ka, di ba? Ayaw mo na madumi. Puso din natin. Kailangan natin linisin ang isip. Kapag sinabi ni Lord na babalik ako. Babalik ako. Dadalaw ako sa iyo. Sabi sa Revelations 22:7, "Behold, I am coming soon." Listen. Jesus is talking. Maghanda ka. I am coming soon. Ilang beses na natin nabasa 'to sa Revelation, but nung nakita ko siya, grabe, no? Babalik ako. Malapit na malapit na. At sabi sa 12, "Behold, I am coming quickly." Mabilis. "And my reward is with me to give to everyone according to his work." Ano bang ginawa natin para sa Panginoon? Magre-reward siya. Kung tuwang-tuwa na kayo sa reward ko kapag nagpaparapol, every time na magkasi-seminar tayo, ano kayang reward ang meron si Lord? Dala-dala niya kasi, alam niyo, pag nagsi-seminar tayo, may gawain, natutuwa ako pag may SOS kasi may ginawa ang bawat isa.
Ganun na lang kasaya ang puso ko, kaya nagre-reward ako. Si Lord pa? To give everyone according to His work? Ayon sa gawa mo, ire-reward tayo ng Lord? Kaya behold, I am coming quickly. Ito po si Pastor.